Kasama naman natin ngayon si Ms. Jody Buenaobra, ang Program on Health ng Department of Social Welfare and Development at ng Medical Assistance for Indigent Financially Incapacitated Patient Program or MAIPIP ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa iyo, Ms. Judy. Yes po, magandang hapon po. At kasama rin natin ngayon, mga kaibigan, si Nanay Merlita Nunez. Ang kanyang hinaing ay para sa kanyang kapatid na si Sinisa Magdaong na isang buwan na raw nagdudumi ng dugo. Ayan, magandang hapon sa iyo, Nanay Merlita. Magandang hapon din po. Opo. Nanay, kumusta po yung kalagayan ng kapatid po ninyo ngayon? Ngayon po, lagi pong sumasakit ang tiyan niya. Nag-aalala po kasi ako ta. Dati po mataba siya. Ngayon, bigla pong umano yung tiyan. Ano po? Okay. Kasi po, pag kumakain po siya, sumasakit ang tiyan niya. Tapos, pag dumudumi po siya, may dugo. Mm-hmm. May kasabay na dugo. Eh, Nanay, itong kapatid niyo may mga anak? Meron po. Ilan ho lahat? Pito po. Mm-hmm. Kaya lang, yung... Malalaki na ho ba itong mga anak ng kapatid niyo? Malalaki po. Nagtatrabaho na ho. Magkamukha po kayo ng kapatid niyo, Nay. Siya yan. Yan po siya. Opo. Dati po ang taba-taba niya. So, nagtatrabaho po yung mga anak niya? Hindi, nag-aaral po. Mga maliliit pa? May mga nag-aaral. Tatlo po nag-aaral. Oh, maliliit pa. So, ibig sabihin, wala pang kakayahan na magsuporta yung mga bata? Opo, opo. Hindi niyo naman po kambal to, Nay? Hindi po. Talaga mas matanda po ako sa kanya. Magkamukha lang talaga at magkamukhang mukha kayo. Close po kami. Kaya very close po kayo. So nag-aaral pa po yung mga anak niya. Yung mister niya po? Yung mister po niya, dati nagtatrabaho po sa Maynila. Kaya lang ngayon, medyo may ano na rin po sa paa. May sakit-sakit na rin. May karamdaman na rin. Po. Kaya hindi po sa niya makasama. Kaya ako na lang po. Ah, kayo na po ang nag-aasikaso. Okay. Opo. So, ito po bang kapatid yun, Nay? Ay napatingnan niyo po sa doktor? Opo. Nagpa-undergo na po siya ng ultrasound. Uh-huh. Daw po yung sabi ng doktor? Sabi naman po ng doktor, may ano daw po siya, bato sa abdo. Uh-huh. Pero, ang inaano ko naman kay Doc, bakit kako na... Yung pagdurugo nga niya, opo. Hindi naman daw yun apektado doon, sabi naman Doc sa amin. Hindi daw apektado yung pagdurugo. Baka daw may diferensya sa bituka. Mm-hmm. Kaya nga po, pag-request yan ng CT scan. Uh-huh. Agad-agad. Gaano kadalas po ba yung pagdudugo nanay nitong kapatid po ninyo? Kuminsan daw po, sabi niya sa akin, pag halimbawa nakakain siya na parang kontrasatyan niya, yung isang araw, yung nagdumudumi siya 3 beses, pero yung pinakanghuling dumi niya, yun ang may dugo. Opo. Yung presko pong dugo. Preskong dugo. Oo, mapula po talaga, hindi yung maitim. Pero hindi naman talaga purely dugo po. Ah, hindi po. Opo, may kasama talagang dumi. So, ano po yung sabi ng doktor? Ano daw yung kailangan gawin? Once na ultrasound na? Sabi po ni Doc, kasi dapat po schedule na po siya nung opera na siya sa gallbladder niya. Ang sabi ko naman po, Doc, ano daw po kung pwede? Yun na muna unahin, yung nagdurugo nga yung ano niya. Mm-hmm. Kaya sabi po ni Doc, bago daw po siya operahan, titingnan muna yung CT scan, baka daw may diferensya siya sa bituka. Para pag inoperahan, isasabay na daw po yung abdo niya. Pagbukas po nung tiyan niya, dire-diretso kung ano po yung dapat gawin sa loob. Kasi yung pong inaano ng kapat ko, sumasakit daw lagi ang tiyan. Opo. So, matagal na po itong iniinda ng kapatid niya? Sumakit po siya nung August. Ngayong taon? Ngayong taon, pero yung ano niya po, yung pagdurugo niya halos araw-araw. Halos araw-araw. So, talagang nakakaawa na na yun. So, lumapit po kayo dito sa aming programa. Ano po ba yung maaari naming maitulong po, Nay? Yun po, ang lumapit po kami dito kasi nga po, wala din ako. Sabi ko nga po sa kanya, tutulungan ko siya kahit wala akong pera. Basta yung pagsama-sama ko. Kayo maglalakad. Opo, ako po. Importante ho na kayo mag-aasikaso. Opo, kahit po senior na ako. Ilan taon na kayo, Nanay? Kasi po, 62 na po. Ah, 62 na. Kaya sabi ko, huwag mong alalahanin yun. Kasi wala nga sa kanya pong makakasama. Mm. Ayaw po sana niya magpagamot. Kasi po, so, inisip niya. So, kayo po, Nanay, ay gumaling na sa cancer. Opo, survivor ho kayo. Opo, pero ano po, undergo po akong every 3 months for CT scan. Bakilapit lang po. So, may monitoring pa ng kwa niyo. Monitoring. So, sa inyo po, Nay, nang gagaling yung lakas at tibay ng loob ng kapatid na ipinapasa niyo po sa kapatid niyo. Kasi sabi ko, ayaw po niya magpagamot. Okay. Sabi ko, bata ka pa. Ako nga 62 na. Ilang taon pa lang yung kapatid niya? 56 pa lang 56 po yan. So, kayo po yung nagsisilbing buhay na patunay po. Mahal na mahal niyo yung kapatid niyo. Kasi dalawa lang po kami nandito. Ah. Malalayo po yung iba. Gaano niyo po kamahal itong mahal kapatid? Mahal na mahal ko. Para kaming, wala kami pong sekreto kahit sa pagpamilya, pag ano. Kaya sabi ko, magpagaling ka para makabanding ulit tayo. Ayun, importante. Nanay, para tugunan yung medical na pangangailangan po ninyo sa inyong kapatid, ilalapit po natin ito kay Ma'am Judy Binaobra ng MAIPIP
ng Ako Bicol Party List. Ma'am Judy, magandang hapon po sa inyo. Yes po, Sir Josh, magandang hapon po. First time nyo, Ma'am Judy, dito sa studyong ito? Yes po, sa bagong studio, first time po. Ma'am Judy, narinig nyo po yung pangangailangan ni nanay sa kapatid niya. Ano po ang maaaring maitulong ng Ako Bicol Party List po? Ayun, Sir Josh, actually hawak na natin ngayon yung ibibigay po namin. Automatic ha? Ura mismo? Ura mismo po. Approve po ni Kong Saldico ang guarantee letter ng kanyang kapatid po na CT scan. Actually, triple CT scan triple po ito, CT sir. Scan. So, nagkakost po ito ng 23,095. Ayun. So, ibig sabihin nito, Miss Jody, bago pa man tayo nag-usap-usap dito, tiningnan mo na yung mga dokumento po. Na yes, dapat so, ay ito po ay iabot na natin. Yes po, Sir Josh. Opo. Nanay, triple CT scan. Opo nanay, tatlo ding pong kamay ang dinaanan nanay at ito po ay makakarating po sa inyo ano para po sa inyong kapatid. Ano po ang masasabi nyo nanay? Ang masasabi ko po, maraming salamat po sa Ako Bicol sa lahat pong tumulong sa kapatid ko para po gumaling siya, para po mabasa so, na ito. So nanay, naniniwala na po kayo na talagang ang Ako Bicol ay katulong na. Alam ko po yan. Kasi alam nyo yun. Opo. So, nanay, kami po ay saludo po sa inyo dahil isa pong patunay na ang pagmamahal niyo po sa iyong kapatid ay hindi po mababayaran. Maliban po dyan, nanay, meron pa po tayong, ayun, sige. Ayan, tanggapin niyo rin po ito, nanay, na food pack mula naman po sa aming programa. Yan. Apo. Ayun, Ma'am Remy, kanina, bago po mag-start itong live, tinawagan ko po ang social worker ng Esteves and binilin ko po nanay na after dito, pupunta po kayo sa kanila and sinabi ko rin po na i-schedule po yung CT scan. Ayun, na-endorso na po nanay. Nakita nyo nanay, napakagaling ng pag-asikaso ng Ako Bicol. Yan po yung tinatawag na ora mismo hindi tulog. Hindi lang nanay na binigay yung papel, kundi mismo ng tinawagan upang kayo ay maalalayan. Salamat po ng marami. Opo. Opo. Ma'am Judy, maraming salamat sa iyo, Ma'am Judy. Mga katulad mo na mabait at talagang handang tumulong sa ating mga kababayan. Sana dumami pa ang lahi mo, Ma'am Judy. So meron na siyang bagong titulo ngayon, partner. Opo. Maipip Queen. Yeah. Opo. Thank you so much, Ms. Jody Buenoobra, ang program on health ng Department of Social Welfare and Development at ng Maipip ng Ako Bicol Party List.